Ayan guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw pong ito ay update ko po kayo tungkol po dun sa bahay po ni Kuya Ronnie. At yan, dahil po kahapon pa po natapos yung pong bahay ni Kuya Ronnie, kaya bibisitahin po natin. Tingnan po natin yung kabuuan ng bahay. Kung pag dito po ay maulan, siguro madulas itong daan na to kasi medyo simento. Ayan, naglabas pala si Kuya Ronnie. Kaninong nilaban yan sa inyo? Palalaba ko. Sa labada mo yan? Nadadating ko lang maglaba. Talagang sige, pag talaga ni Kuya Ronnie. Ayan guys, yung bahay po ni Kuya Ronnie. At yan. Parang katulad po sa bahay. Yung parang may upuan siya. Ayan. Pasok po tayo sa loob. Daming tao, kadadating ko lang. Ayan. Ang pintuan po niya ay ano lang, plywood lang po siya at kinulang na po tayo sa budget. Hindi na nga po nagawang pinturahan at hanggang dyan lang po yung ano. Ayan yung bintana din po at plywood din po. Ayan hanggang loob. May pinto naman po yung kanilang bandang kusina. Pero ito po yung pinakakwarto po nila. Ayan dito na nga po natulog sila Kuya Ronnie at para daw po mga tauhan na agad po yung bahay. Ayan guys, libot po tayo. Ayan, tibutin ko lang to. Ito nga po pala guys, ay kinulang po tayo sa simento. Kaya ganyan na lang po yung ano. Hindi po na-finish ang bandang likuran. Ayan si Ate Rosemary. Sa mga nagtatanong nga po kung walang CR daw po sila Ate Rosemary. Meron pong CR po sila. Kaso ayan po ang CR nila. Medyo luma na rin po at may sira na din. Ayan po, may CR naman po sila. Kaso ay nakabukod po sa bahay. At ito na nga po sana yung gagawing kusina. Kaso hindi po natuloy at kinulang na po sa budget po para sa bahay ni Ate Rosemary. Ayan. Di kaya dito po sila nagluluto po yung gamit po nila Ate Rosemary. Mga basong plastic. At ito po yung latuhan naman. Ayan guys. Pero okay pa naman po yung ano po nila. Diyan nga po sila nagluluto. Talagang kaunti lang po yung gamit nila dito po sa kusina. Ayan, meron pa pong hindi na finish na simento dito sa likod. Dahil kahapon pa nga po ay nagpahabol pa nga po ako ng dalawang simento at kinulang po talaga doon sa balkon. Ngayon, ito naman po ay hindi na nalagyan at kinulang nga po. Pero okay na po yan. Ayan, hindi na nga rin po napinturahan. Ayan. Maganda naman po at ayos naman po yung bahay ni Keron at hindi na po sila matutuluan. Hindi na sila mababasa dyan. Maganda dito Kuya Ronnie, ano? Lagyan mo ng floor mat. Ano? Maganda, lagyan mo ng floor mat. Lalagyan ko ng floor mat. Ibig sabihin Kuya Ronnie, kararating mo lang galing maglaba. Araw mo pala ng paglalaba ngayon. Ibig sabihin maaga ka napunta doon sa labada mo? Ano, maaga akong nakapaglako kanina, yung mag nakatapos. Naglako ka muna tapos naglaba naman. Mga alas 7 ako naglaba. Sa bagay ano na, alas 9 na tayo oh. Ay kakaunti naman yan, pero kung yan ay marami, wala pa sana ako rin ito ngayon. Baka mga Biyernes, Sabado yan. Marami-rami yan. Marami kang labahan. May nakita akong karuning ano yan, nagagawin mong suman, yung dahon na yun oh, dahon ng nyug. In-order ka yung kahapon. In-order mo? Tilo. Magkano ang order mo pag isang ganyan, tali, ano? 100 yan. 100? 10 piraso, kasi 10 pisang isa. Marami nang magagawa yun, ano? Marami na. Pero pag natuyo yan, hindi na magagamit, pangit na, pag natuyo yung dahon. Mas maganda naman yung medyo maano-ano yan, pero huwag naman yung gaano katuyuan at nabaloktot niya tayo na, ano na, kumbaga yung nabilot na. Ayan. Ibig sabihin kay Ronnie, dito na kayo natulog. Dito na. Doon kami natulog sa loob. Ano yung sa simento kayo natulog? May panlatag naman kami. Sa simento.
Meron naman kaming banig. Kaya nga, banig lang. Pero malamig pa rin yun. Hindi naman gaano. Hindi naman gaano. Ay di, wala pala kayong katre, ano, kay Aroni. Kaya malamig talaga yung siminto. May mga anak pati kayong, ano, yung bata. Pero, ano, lagyan na muna ninyo ng karton para hindi malamig, ano. Yun nga muna, karton nga muna bago sa, ano, bago. Oo, para bago hindi lang malamig yung, ano, yung mga likod. Ano yan, nakakapag, ano din yan, dulot ng sakit baga, katulad sa pulmon. Hindi din maganda yung siminto kapag malamig yung ano, sihigaan mo, kailangan talaga sasapinan mo. Saka nagkakaroon ng tubig yung ano, yung magambaga. Pag ano, malamig. Nasaan si yung mga anak mo? Ay, nagpasok. Nagpasok? Kuya Ron, anong masasabi niyo po sa nagbigay po ng pampabahay niyo po, kahit naman baga po ano ganito ay maayos naman po at hindi na kayo matutuluan na ganitong bahay. Ang nagpabahay po sa inyo ay si Tita Helen Jans from California at si Tita Bergie from Barcelona. Yun po ang nagbigay po sa inyo ng pampabahay. Ano pong masasabi niyo pong mag-asawa sa kanila po? Ako po ay nagpapasalamat sa kanila at ano, na tulungan nila akong magkaroon ng ganitong bahay. Tapos ano, sana marami din silang matulungan pang ano, katulad na ano. Kaya nga po. Ikaw ate, ano pong masasabi niyo po sa nagbigay po sa inyo ng ganitong bahay kahit simple lang? Ako masasabi ko, maraming salamat sa nagbigay at nag-sponsor sa bahay namin at kahit ganitong hindi masyadong kalakihan, kahit ano, okay lang naman. Saka sa iyo. Nagpapasalamat din kami sa iyo dahil kung hindi dahil sa iyo, baka itong bahay namin hindi pa ganito. Kaya nagpapasalamat ako, lalo na kay ate. Sino yung nag-sponsor? Ate? Si Ate Helen Jans at saka si Tita Bergie. Kay Ate Helen Jans, saka kay Tita Bergie, maraming salamat po. Sana po marami pang blessing ang dumating sa inyo para po makatulong kunting po kayo sa katulad namin. Maghihirap din. Ayan talaga po. Maraming salamat po. Lubos kong nagpapasalamat po yung mag-asawa. Talagang ano po talaga, ramdam po natin yung pasasalamat po nilang mag-asawa. Kahit po ano, siyempre po pray lang po tayo, mali po natin may magbigay ng pangpintura at saka yung pangkatri nyo kasi hindi po opo. Kaya nga po. Maganda yan, lagyan ng floor mat. Floor mat. Yun nga, mahal din yung floor mat. Ang yarda ng floor mat ngayon ay nayo siya. Kaya nga. Ilang yarda yan. Sana sa loob gusto ko may pa-floor matan para malinis. Oo, maganda talaga may floor mat. Kaso wala pa naman. Baka pagbisita ninyo dito, ay di... Wala pa nga kami kagamit gamit ano? Kahit ano. Oo nga, te, napansin ko yung gamit nyo dyan. Halos, wala talaga kami. Mga halos yung namin, baso. Mga plastic talaga yun. Oo, napansin ko din yun. Mga plastic. Mga plastic talaga yung mga po. Baso namin dyan, mga plato namin. Plastic din yun, ilang lang plato. Tsaka parang may katagalan na yung mga... Matagal na talaga yun. Mga kasangkapan nyo dyan, ha? Mga sinauna pa yata yun. Parang ano lang, siya yung... Gamit na yun. Parang sa bundok na gamit. Oo, sa bundok kasi sila, sa bundok sila nakatira. Sa bundok kasi kami dati nakatiraan. Ibig sabihin talagang matagal na yung gamit na yan. Talagang pinagtsatsagaan na lang muna ni at wala. Hanggang sa nakapag-asawa siya ako na ano, nadala pa hanggang dito sa ibaba. At yun ang ginagamit ninyo, ano? Nakakabinuman kami ng... Ay, nakakapanghinayang ng bagay, tatapon ta agad tayo. Pwede pa naman. At saka nakita ko yung ano yun, yung heater. Bingot na siya, no? Nakita ko. Nagtataga na nga lang namin. Kaya nang hiram kami ba? Ate, lagyan mo na lang ng kurtina itong loob mo. Yan o, yung pinto-pinto sa loob mo. Para ano? Para... Kaso, hindi ganong kita. Ano naman ang kabili ay malalagyan. Wala kami kagamot-gamot talaga. Kahit kurtina. Ay, wala po kayong kurtina? Wala talaga. Wala, hindi ka talaga nakagabi ng kurtina na yan.
Kung kami meron, ay di sana, nalagyan ko na yung kagabi po bago kami matulog dito. Ay di, anong itinatabing yun? Kumot wala, na? Wala, hindi namin tinabing. Wala lang tabing. Sarado lang. Kumot po, sarado kumot na lang namin. Basta sarado lang itong buong nito. Pero yung ano na yun, wala kami tabing yun kasi wala kami. Talagang sa gamit din ay ano rin kayo, ano? Kulang-kulang din kami sa gamit. Gamit niya, pero tatiga na lang namin. Kaya talagang hirap ng buhay, ano, tapos ay sinabayan pa ng mahal ng bilihin, ano. Buti na lang at itong bahay nyo ay naayos na. Naayos na talaga yung bahay namin, wala na talaga kami isipin. Kasi walang tulog namin. Ang nagulan yata kagabi, di ko naramdaw. Kaya hindi nararamdaw ang umulan kagabi. Umulan ba kagabi? Hindi ba rinig sa mubong yung ulan? Hindi naman siya. Ayun, basta lang ako tulog. Hindi naman ganong rinig naman, pero hindi naman gaano, hindi. Ano ay. Pero napasarap lang yung tulog kagabi. Mga bata ang paglipat namin dito kagabi ay ano, talagang naninibago. Na hindi malam kung saan sila aano din sana ay. At naano nila dati, hibit ba yung bahay namin. Maano pa, abay. Hindi na malaman kung saan namamalakyat, nagaanuhan. Ay, limti sabi ko, muba kayo dyan, baka ako mga iba pa yung lalo. Ay, sabi mga ano, ay, mga naglalaro na, sila. Mama, parang wala kami nakatira sa ganitong bahay. Sayang-sayang pala ng mga bata. Ay, pa talaga namin kagabi. Lahat pa mga bata, mga pinsalon, inaki talaga dito sa bahay. Talaga nasayahan yung anak niya, no? Mga bata, kayo. Bagi pa kung hindi na natin pinayos sa bahay. Para hindi na kayo ng, mama naman, mabas sa akin ng panganay ko. Para ngayon lang kami nakatira sa ganitong bahay. Ay, hindi ka ako sabi ko. Basta sabi nung pala mama, ay iba naman mama yun, hindi ka mapapaglaro dun. Kasi sila mapaglaro dun, kaila mama, pinagalitan sila. Ay, yung kuryente nyo na, ayan, ang muna ko. Ayan, meron. Ayan, mga hirap na dyan. Mga extension lang, ano, muna. Nag-ano muna siya. At yung kontador nyo ay nakadikit dun sa labas. Hindi, pwedeng pupukin nyo na. Hindi, pwedeng tanggalin pupukin. Kailangan putulin yung, ano. Dapat ang ano dun ay yung kanuray ko talaga. At hindi tayo mga marunong. Anong ulam niya ngayon, ate? Aday yung isla baga na inatangan ko. Ayun, pero kay sa kapatid ka. Inakaupo dito, oh. Ay, inatangan, oh. Pautang naman, at bukas na paglako ng sinuro. Kita bibigyan. Tama-tama lang naman natin yung nilalako ko. Kaya nga. Kasi, nakakapaglako ako ng, alimbawa, 300, ibibili ko yung ano ng, yung ano, doon sa malagkit, oh. Oo, at saka pagdating naman, yung katulad yung labada mo, buwanan, ay di mapapatak lang yung sa kuryente kasi buwanan ng kuryente. Sa kuryente lang. At yung binabayaran pa ang tubig. Ay, layo naman yata ang tabuan dito. Saan ang tabuan nyo? Sa baba. Sa baba. Ay, ang inumin. Sa mga dagsag daw sa bubong kami natin. Asinan, aso kalan, ay wala. Ibig sabihin naglipat kayo ay wala kayong nadala. Wala kami na isang po kahit ano. Bigas, wala kami bigas. Hirap ano? Ang pabaling asin, nabuli mo kami. Palimalimang pisong asin lang, tingi-tingi. Kaya ano ito ay, hindi natin nakawala. Kaya ang tubig, yun, na isang panilak kagabi. Ang tabo sila, sinulat mo yung mga tubigan. Wala, isang panan, ang bawa ng gusto na nga niyang lumipat. Hindi siya makagalaw mo. Oh, at ano ay, hindi pa nga tapos dito kahapon. Pero matatapos na kahapon. Sabi niya sa akin ay ano, tutulugan na daw niya dito. Kaya sabi ko, bago natin tulugan doon, kailangan na mailagay mo lang tayo. Ay, wala talaga gusto ng pilit. Nagpilit talaga kagabi. Sabi ko, sige. At mahirap din bagay yung nakikipisa, no? Hindi siya makakilos na higit sa bahay. Siyempre. Oo, mahirap din naman yung ganyan. Ay ako, okay lang at anak na yung baga ako. Ay siya, na parang naano siyang kumilos. Mag-upisa na yung namakipisa niya. Kaya ano? Maging iba na nga lang itong bahay ay ayaw pang umalis dito. Tsatsagaan na lang ano, kahit na mag-iba na. Tugod-tukuran na lang. Ano dito? Sabi ko, kung ayaw mong lumipas at tukudan mo yung bahay mo at baka tayo natutulog dito. Ano lang takot-takot tayo bahay mo. Kaya tinukudan na lang na yan. Kaya nga. Ay mga anak, gusto mong lumipat doon. Hindi naman, ayaw sabi ko, doon kami matulog kay mama. Ayaw naman. Dito kami doon natutulog. Dito kami sama-sama. Malagay ay ito. Kaya
May bahay na si Kerone, si Ate Rosemary. Hindi na matutuluan. Ayun guys, malawak-lawak din naman pala po itong ano, kabahayan nyo. Ano? Malawak din. Tapos kung dudugsungan pa ng kusina, yun, lagay ng mga gamit nyo pang kusina. Yung lamisa sana dyan, sa sala. Lamisa? Ba't wala kayong lamisa? May lamisa kayong maliit. Yung lamisa kami yung maliit baga na... Kukunin ko pa, tapos nagtatid na. Anong lamisa yun? Kawayan. Ibang kawayan. Yung nandun na yung nakaano dyan sa... Ah, yung ginawa lang na kawayan. May lamisa nga, wala namang bangko. Wala mo. Eh, so, ano, wala mong kabangko. Sa, ay, di pag nakain kayo sa simento. Dito no, ba mga, yung kahoy? Ah, dito, oo. Dito kami nagkain kagabi. Ay, naka-live naman. Sabihin kain o kada daan ng tao kain. Ano mo na? Why? Bakit ka? Nung makikita mo yung dito, mga nakain pag ang walang yung wala yung damisa. Diyan ko kami nagkain kagabi. Wala pang ano. Yung ilaw naman ang poste sa kabila. Nandiyan. Maliwanag na dito sa kusin. Labas. Ang bata naman, ano anak dyan? Mga bata lang talaga. Edi, nagpasok pala yung mga anak mo. Nagpasok. Batang hali nang nagising. Hali na talaga nagising kung hindi ko pa talaga ginising niya. Dali-dali, baga sila at... Ah, tignang hali nang gising, ano? Ay, kami sarap ng tulog, ano? Maga pag gising na agad, ako pag ginigising nun, nung nandun ako, may natutulog. Wala ta, silang nakitang liwanag ay akala siguro ay madilim. Akala ko yung madilim pa. Walang nakitang liwanag. Ah, walang ano, nasi... Pero meron, sa mga bubong baga, oh. Oo, ay. Eh, madilim sa loob. Madilim? Pag sinarado mo talaga, madilim na, no? Eh, pag buko pag gising sa akin, ay, okay, ay. Kaya nagdala-dala bukas sa mga bintana, kaya talagang binuksan niya, at nagdala nga. Bakit mo ba? Dilim. Kaya binuksan niya natin yung mga bintana na yan, pati sa kwarto, hindi pa nakikipit. Binuksan na rin. Mahali talaga yung gising. Parang ko pa mga napasarap ang tulong ninyo ah. Kaya tuwan-tuwa yung mga anak mo pala. Tuwan-tuwa talaga eh. Hindi kagabila ang pagbili pa talaga namin eh. Tuwan-tuwa talaga. Halos namamalakyat dyan sa tab-tab na yan. Baka makasira pala. Ngayon nga lang nakatira sa gantong bahay. Mama naman, ngayon nga lang kami nakatira sa gantong bahay ay. Pero yung mga anak niyo po hindi naman po halatang ano, mga bagay anak ng... Oo, malinis naman siya. Lalo si Altean, maganda pating bata. Oo, at ano ay, ginagalitan ko bagay ano. Alam mo, Tia, ikaw, hindi ka mo pagkakamalang nangihirap tayo. Saka, ano, hindi siya namimili din ang ulam. Kahit kasi... Kain siya, no? Oo. Talagang... Basot may toyo. Basot may toyo ako nakapatid niya. Toyo, langis. Langis toyo. Wala sa limit ng inuulam namin pag minsan. Talagang hindi rin maarte yung mga anak niyo, ano? Pero kung nakita mo, ito na lang baga ang maaawag pala. Mm-mm. Pero maigi naman, hindi naman siya nagkakaroon ng sakit. Mahalaga ay walang sakit, ano? Kaya... Ayan, Kuya Ronnie, at in-update ko lang po itong bahay para maipakita natin yung ginawang bahay sa ating mga manunood. Ayan, napakaganda naman po ng bahay nila, Kuya Ronnie. Ayan, kahit po simple lang, pero hindi na po sila matutuluan. Ayan, sige, Kuya Ronnie, at tutuloy na din kami, Ate Rosemary. Ayan, guys, at nandito na nga po kami sa bahay. Karating lang po namin, galing po doon kay Kuya Ronnie. Binisita po namin yung kabuuang po kung ano pong itsura po ng bahay ni Kuya Ronnie na ginawa. At ayun nga po, napakasaya po ng mag-asawa dahil nagkaroon po sila ng bahay na ganun. Tuwang-tuwa nga daw po yung mga anak nila at ang saya-saya po nila kagabi daw. Ngayon lang daw po sila nakatulog sa ganung bahay kaya sobra po ang pasasalamat po nilang mag-asawa sa bahay na yun. Ayun guys, at siguro sasabihin ko rin po sa inyo yung pong mga nagastos pa dun po sa bahay at kung sino po yung nagpadala po para mabuo po yung bahay na yun. And guys, bawat po binibili ko ay nililista ko po ang bawat bili ko po ng materyales at
doon po sa karpintero, ganun din po inililista ko po kung magkano po yung nagastos. Ayan, ito po yung mga lista ko lahat kasi kada ano, inililista ko po. Ayan, 200 hollow blocks. Ayan, basahin ko na lang po. 200 na hollow blocks, 28 po yun. At saka 3 cubic sand, 24 po yun. 200 pesos na pawid, 24 din po yun. At kinsing sako po na siminto ay inaabot po ng 3,675. At syempre po, meron din pong bakal, 10 piraso pong bakal. Inabot pong 10 piraso pong hard flex, inabot din pong 4,000. At 6 na piraso pong haligi, yun po yung binayaran po kay Papa ng mga kahoy. Ayan, yung haligi po ay nasa 1,500 at yung 50 piraso po na kahoy na iba doon, na kahoy pong maliliit ay nasa 500 po, tapos kawayan, ayan, 350. Hapit ng pawid po ay 400, hapit ng kahoy 300, tapos 1 kilo pong straw, tapos ayan, 190. Tatlong yero po ang kob, yung pong nilagay sa ibabaw po ng bubong dun sa taas. Yero po yun, 750. Tapos 5 kilong pako po, 600. 1 kilong tire wire, ayan, 100 pesos po yun. Kasa nga po pala, dun po sa kahoy po ni Kuya Ronnie, kinulang po yung kahoy ni Kuya Ronnie. Kaya nakabili rin po ako ng kahoy na 2x2 at yung mga kahoy na yun. Hindi ko alam kung may para may 2x3 akong nabili doon. Basta ang mahalaga po siya ng 1,090. At saka po nagdagdag po ako ng plywood para doon po sa pinto at bintana. Yun, 640. At saka nadagdagan ulit po ng 1/4 na pako at bisagra ay numahalaga po ng 270. Ayan, ang kabuuan po ng materyales ay nasa 23,465. Ayan po yung kabuuan ng materyales. 23,465. At doon naman po sa karpentero, yung pong kay Kuya Ronnie, nagiba po siya ng bahay, katulong po si Papa, at saka mayroon po ang kinuhang arawan para lang po magiba yung bahay ni Kuya Ronnie. Ayan, binigyan ko po si Kuya Ronnie ng 1,000, at saka po yung tatay niya kasi nagiba po siya ng bahay. Ayan, dahil po apat po silang nagtutulong-tulong araw-araw, inabot din po ng 7 days yung pabahay na yun na ginawa. Apat po sila, panglima po si Kuya Ronnie na katulong doon. Kaya umaabot din po na, pero kasama na po dito yung merienda. Inaabot din po yung lahat-lahat po, karpentero, merienda, at saka yung mga araw po. Puro, ang araw lang po, ang ginawa ko lang po ay 500. Kasi pamerienda po, umaga, hapon, pamerienda. Ayan, inaabot po ng 17,000. Ayan, 17,000. 17,000 po lahat yung para po sa karpentero. At ayun nga po, 23,465 plus 17,000, umaabot po ng 40,465. Yan po yung kabuuan ng ano, ng nagastos po doon sa bahay po ni Kuya Ronnie. At yun nga po, yung ang nagpadala po noon ay si ayan, una po nagpadala po si Tita Virgie ng 21,000. Pero dun po sa 21,000, meron po dun 3,000 pesos para kay Dagay. Pero sabi ko po kay Tita Virgie, hindi ko muna po kukunin yung 3,000 kasi alam ko pong kukulangin sa budget yung pera. Kaya ang ginawa ko po ay nagkuha lang po ako ng 1,000 para pang baon-baon po ni Dagay. Hindi lang po ang pinuha ko. Kaya, ayun. Tapos, nagbigay din po si Ate Helen ng 10,000. At pandagdag po din doon. At yun nga po, pakapamili ko noong mga materyales, yun nga po, halos kinukulang na po. Tapos, nagdagdag po uli si Ate Helen ng 6,000. Nagdagdag po si Ate Helen ng 6,000. At nadagdag po yung materyales katulad po noon. 10 sakong siminto mo lang po muna yung nabili ko. Tapos kinulang, nadagdagan na naman po ng 3. Tapos kinulang na naman po, nadagdagan na naman ng 2. Kumbaga po ay ano. Tapos yun, sunod po ang nagbigay, ang huli po ay si Tita Virgie. 5,700 po. Yun po. Bali, ang kabuuan po na
bigay po ng sponsor ay 41,700. Yun po, 41,700 po lahat. Pero po dito sa Kabuuan po, kasi lahat-lahat po ay kasama po yung materials at karpintero, 40,465. Ayan, yung pong sobra naman po ay katulad po dito po sila na kain, binibili-bili ko naman po ng Ricardo nung aking mga pambili ng ano. Kasi, ayan po, 40,465 po lahat yung carpintero at materials. Kaya may nasobra naman pong kaunti, doon na po yun napunta sa kapag nagluluto po akong ulam nila, yung pong mga nagtatrabaho. And guys, nililiwanag ko lang po yung mga binigay ng sponsor. Ayan, ang nagbigay po pala ay si Ate Helen Jans from California at si Tita Bergy from Barcelona. Ayan, maraming salamat po sa inyong dalawa at talaga pong hindi nyo po tinigilan hanggat po hindi natapos yung bahay kahit baga po ay simple lang ay napakalaking tulong po ito dahil sa gastos pa lang po. Hindi po biro, hindi po nila kayang kitain. Kahit ako po mismo, hindi ko po kayang kitain ito. Kaya maraming salamat po, Tita Bergy at Ate Helen dyan sa ibinigay niyo pong pampabahay po para kay Ate Rosemary at kay Kuya Ron. At kita naman po sa kanila, sa pamilya nila, na sobrang saya po nilang mag-asawa. At masaya din po yung kanilang mga anak at ngayon lang daw po sila nakapagbahay ng ganun. At ngayon lang daw po sila katulog sa bahay na may siminto. Ayan guys, at siguro hanggang dito na lang po muna ang aking video. Maraming salamat po uli sa inyong patuloy na pagsubaybay niyo po sa aming Dagay. At syempre po sa lahat po ng sponsor po ni Dagay, ako po lubos po na nagpapasalamat sa inyo. At sa mga viewers po, maraming salamat. Siyempre po sa Team Kalingap, maraming salamat po kay Kalingap Rob, kay Abel Santos Matubang, at The Vlogs. At sa lahat po na bumubuo ng Team Kalingap. Sa Team Koos din po, maraming salamat. Kay July Tonil, Arpimax Vlogs, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, siguro hanggang dito na lang po muna ang aking video. Sana po naging maliwanag po ang lahat po sa inyo. Sa ano, kasi gusto ko lang po talagang makatulong kay Ate Rosemary. At kaya inilista ko po lahat talaga ng gastos. And siguro hanggang dito lang. Bye-bye po.